Forum, and we'd like to thank the participation of our partners in our communication in our media. I now turn over you to Mr. Bing Formento to tell us more about the DPC Forum. Salamat at nakalimutan kong pangitin yung aking pasalamatan yung kumpare kong tumating din si Mr. Jun Atsura. Pare, sorry, hindi ka nakita. Kanina. At saka ganun din yung aking inipitahan immigration office, chief ng immigration, si Mr. General David. General, sir, sorry ho, hindi ko na nakalimutan. Kanina po sa naman kami ito mati. Ito na ang isa natin. Ayun, ito na. The Defense Press Corps Weekly Bayanihan Forum. The media forum will focus on the DND-OPA issues, issues that could be helpful to our national security and informative in nature for the benefit of our citizenry, like what the AFP-IPSP Bayanihan Project. All the stakeholders are working together as one. We in the DPC, as one of your counterparts in the IPSB, we also have a mission to our country. Nevertheless, our goal to have this weekly forum is not only to widen our coverage, but to get straight the right information we are looking for. Once a week, we will request the presence of any available commander in the field to be our guest in the forum, or we will invite the official who could brief us on a particular current issue. We would very much appreciate if the DND and AFP would help us put this forum in full blast. Sa aking palagay, kung magkakatulungan tayo sa pamamagitan ng lingkuhang talakayan ito, ay agad po natin maliliwanagan ang mga kontrobersyal at malalabong issue na nakakasira po sa ating institusyon at sa ating lipunan. May iwasan naman ang issue walang katotohanan at umaasa po na makakatulong ito ng malaki sa DND at AFP maging sa aming mga mamamahayag kung mapapanatili natin ang once a week na talakayan. At naniniwala po na ang itatagumpay ng proyekto ito ay para sa pangkalahatan. Whole of the nation approach. Yan po lamang aming inihiling sa inyo. Magandang umaga muli sa akin. By the way, may we ask Dr. Pinal Leves as one of the moderators for next week mag-set na kanyang words namin. Thank you, Dr. Okay. Ating lahat dito, kaunay po dito sa pagtungo ng Parolo sa Cambodia para talakayan yung North Korean missions po. Ano po ang pwede natin ibalita sa atin na mga tayo? Ang firmang sandang at ng ating Pangulo na imukin ng mga kasama niyang membro ng Asia na ipatigil ang pag-launch ng North Korea nito kanilang long-range missile test. Para sa ganon ay hindi ma-violate yung UN resolutions dalawang resolution siya. At upang sa ganon ay ma-maintain natin yung katahimikan at stability ng region natin. He will try to get everyone to work against this towards this direction in trying to prevent the North Koreans from launching this long-range ballistic test. Good morning, sir. If Nohor refused to head the call, sir, what action would be taken with the ASEAN nation, sir? Well, we have done our part. The next thing that we should do when the launch is effected, then we have to prepare for
emergencies that will happen, just in case it land, the debris will land into the land area of our territory. We have alerted the NDRRMC to give the necessary information and to do whatever there is to do in order to protect ourselves. We have also given instructions to the Philippine Navy to instruct ships to be out of the path, probable path of the missile test, and also the airspace will have to be protected. Next question. May we just request that you briefly introduce yourself and the network you present. We see some fresh faces from the core. Thank you. Next question, please. Okay. Yes, ma'am. Just a follow-up. Are we doing something with it? Are we coordinating with them? What kind of coordination are we taking up with the U.S. military? Last week, the commander of the 7th Fleet, Admiral Sweet, was in my office, paid the courtesy call, and I requested from him information that is needed by us insofar as this launch is concerned. And he promised me that he will give me details of whatever information that he will obtain. Yes, sir. Thanks, sir. Sir, how confident are we that the counterpart of President Aquino would recently call to take action against? Well, we are very confident that all the member nations of ASEAN will really listen to his plea that the North Koreans discontinue the launching of this missile. Through all the publication that has been coming up, everyone is one in trying to prevent North Korea in this launching. Are we also confident that North Korea would listen to the voice of the ASEAN? Based on historical facts, Korea doesn't listen to the world. So, sir, yung launch na yan, how serious is this? Because it is now dragging the entire region into one place. Well, serious talaga ito dahil although sinabi nila maglo-launch lang sila ng satellite, no? Merong stages yan, stages 1 and 2. The first stage will separate and fall 140 kilometers west of Korea's Yonsan Peninsula. Yung second stage naman will fall 190 kilometers east of Luzon, northern Luzon. East of northern Luzon. But ina-assume natin na ito ay perfect launch. But North Korea has not been successful in its previous operations. So baka mag-deviate left or right. Pag sumobra ng 190, papasok sa ating land area. So kinakailangan mag-iingat tayo at mag-prepare tayo ng kailangan gawin upang sa ganun maprotektahan tayo sa mga debris na babagsak. Di bali kung debris kasi lalaki lang ng ganito, eh kung yung debris kasi lalaki ng ganito, eh hindi mahirapan tayo. Of the launch of satellite at North Korea, are not yet successful. Ang tinitingnan natin kasi yung area na 190 kilometers east of Luzon. Pwede yan eh. Dagat pa yan eh. But we will have to prepare yung area yung pagdumiretso umabot ng lumakpas ng 190. Hindi talaga evacuation ang mangyayari dyan, but try to avoid the area or seek cover. Ito ang unang pagkakataon nating may experience ito. But yung aming ugnayan ng mga Amerikano, sila na may kakayahang mag-monitor at kung ano ang klaseng
debris ang babaksak dito. Yun ang ina-attend nating information na magagaling sa kanila. Sir, yung machine na gamit nila, how fast can they give us the information in case na ganun nga mangyari? And will we be having enough time for that? I think mabilis, it will be fast enough for us to be able to get the necessary information. Ngayon yung gagawin natin, even before the launching, dapat alam na natin kung ano gagawin natin. Ka ng helmet, steel helmet. Pwede na rin yan. Mga inis ka, maliit lang naman ang bato. Matigas, maliit lang yung bato. Sir, kung na-mention nyo kanina, sir, na ano, the airspace has to be protected, how are we going to do that, sir? Eh, we will try to, in coordination with the CAAP, no? At saka yung Philippine Air Force, mawarnan lang itong areas na ito, itong zone na ito, to avoid the area. During the time of the launching, ang binigay na dates is between 12 and 16. No? Pero ang significant date dito yung April 15. Yung April 15, ito yung 100th anniversary ni Kim Jong-il. No? So, maaring sa 15 or maaring one day before the 15th. Okay, yes, sir. Sir, just a follow-up. You mentioned that the U.S. is taking care of the monitoring and we are coordinating with them. Are there any other commitments other than coordinating, monitoring of the launch, the space, kung paano siya papadala, kailan? Other than that, are there other than the Americans? The Americans gave us assurance that they will provide us the necessary information. Japan has already declared that they will shoot down the rocket once it passes through its territory. I have talked to one minister from South Korean government, and they will do the same if it will pass through the territory. I mean, U.S., other than giving the necessary information when they launch or prior to launch, are there any other commitments that the U.S. gave the Philippines to help us in any way? Other than monitoring the... Other than the information that will be given to us, they have not given us any... Yes, sir. Secretary, you mentioned that historically, North Korea does not listen to the majority. So does it mean we are not very confident that North Korea will heed the call of Pacific? Yun na nga yun. Ganun ang takot. Sir, follow-up lang dun sa coordination. Sila sensitive sa majority wishes. Sir, follow-up lang po dun sa coordination with CAAP. Is it correct to say na it will be... the area where the rocket will pass through will be in the fly zone or band? Maaaring ganun ang gawin ng CAAP. I do not know what measures they will undertake, but we will warn them that itong areas na ito will have to be avoided. Any other question? Say again. Pinag-uusapan ngayon yung ilalabas nilang code of conduct eh. Ngayon, oras na lumabas yung code of conduct na mapag-agree pa ng mga foreign ministers. Papasok naman dito ngayon yung mga defense ministers for the operationalization of the code of conduct. Ngayon, yung pag-asa, atin yun eh. Kasi may mayor tayo doon. Meron tayong Philippine flag doon. Bakit kailangan tayo magpaalam sa kani-kaninong bansa na meron tayong maayos eh? Pagka ginawa mo yun, ibig sabihin, nagtududa ka kung iyo.
ating unit. That is ours. We don't have to ask permission from anyone. Yes, sir. Good morning. Sa maniban dun sa plano na paggawa doon ng pitching club doon sa may pag-asa, ano po yung mga ayusin doon sa pag-asa? Eh, alam mo yung pag-asa kasi maraming opportunities na makikreate yun pag naayos. Unang-una, pag nagkaroon ng pitching ground, maayos natin yung runway. Yung runway ngayon, pwedeng baba ang aeroplano para kumuha ng mga islang na uhuli ng ating manging isla, maibalik dito na mas mabilis kaysa sa barko. Pwede tayong magtayo ng refrigerator para sa ganon, na i-store natin at na-preserve natin yung ating mga huling mga isla. Pwede rin natin gawing tourist area. Gaya ng ginawa ng ibang bansa doon sa kanilang clean area. So, kaya po magsisimula yung pier doon sa pag-asa? Pinag-uusapan po yung pondo. No? We were assured by DPA na sila ang mag-undertake ng project, but I think medyo malaki. I guess we will just have to pool our resources together to be able to realize the completion of that. Pero si Miss po yung gagawa, no? Sakasakali. Not necessarily. O ikukontrata po yung sa private? Pwede ikukontrata yung sa private, pwede rin si Miss. Sir, how much are we talking about? Okay. 200 million yata. I'm not certain on where it's around that figure. So, meron mong betsa yung final coordinating meeting ng interagency? Doon sa PPA. May inter-agency raw na meeting after all. Wala pang hindi pa final yun eh. Basta they continue to address issues until some time that they come up with the final report. Thank you, Manny. Yes, hello, I'm not doon sa spark, please. Sinabi ni Mayor Bitolo na aside from the pitching ground, they are now coordinating, the LGUs are coordinating with the Bureau of Aquatic Resources for the building of the canal. Magagawa pa rin natin within this year yan, sir? Magagawa natin yan. Depende yan sa pondo. Meron malilig natin kung wala tayong pondo pa natin magagawa. So, isa-isahin natin. Unahin muna natin yung pitching ground. Pagka naayos na yung pitching ground, makakapasok na yung mga construction material na banda sa area. Maayos natin yung runway. Maaring isa nga aquatic resources na sinasabi mo. Pinag-uusapan doon magkaroon ng refrigerator para maitago yung, mailagay doon yung mga isang nahuli nila bago ilipat dito sa Manila. Hello, sir. Yung China kasi parating nagpo-protest doon sa ginagawa natin. Why is it that they are so concerned with us and at the same time they are quiet over Malaysia developing layang-layang and Vietnam which maganda na talaga yung ano. Bakit tayo ang kanilang bakit tayo lang sinisingil out, sir? Paborito tayo. Hindi nakikita lang sa region na sa ating region in terms of capability of the armed forces tayong pinakamahina. So, kita mo Malaysia, malakas yung kanilang armed forces. Vietnam, malakas ang armed forces nila. Brunei, malakas din ang armed forces nila. Tayo, below par tayo. So, siyempre, kung ikaw man ang mambubuli, hahanapin mo yung pinakamahina. Huwag kang kukuha ng kapantay mo. Siponin. Okay, Sir Jamie. Si, sa likod naman, si Jamie. Morning po. Pwede po bang ibahagi niyo sa amin, Secretary Gazmin, that the provinces that will be affected or the regions po, kapag po nag- launch na nga po itong North Korea ng missile or rocket.
ano po yung regions, yun pong mga provinces na maapektuhan, at ano po yung contingency plan po natin? Sino po yung mamumuna sa pag sagot po dito sa mga maapektuhan? NDRRMC po ba? Ang region na siguradong maapektuhan will be Northern Luzon. No? So, or Luzon, for that matter. Ayun, yung sa contingency plans, hindi pa kami nag-uusap. Mag-uusap pa lang kami bukas nung service commanders. Although I have given instructions already to USEC Ramos na maghandaan na rin ito ng NDRRMC. Ngayon, yung mga ma-involved na services would be the Army, the Air Force, the Philippine Navy, and the ground forces under the leadership of General Alcantara, yung sa Northern Luzon Command. Yung contingency plans nila will be presented to me tomorrow. Pag-uusapan namin yan. Okay, Bill. So yung mga upcoming projects natin sa pag-asa, sir, baka ma-interpret ng China as a form of aggression. Hindi naman military yung ating mga inaayos doon eh. Yun eh, for commercial and for tourist purposes yung ating inikumando. Para sa economic growth natin, it's not a military base. Although we do have a post doon ng military, hindi yun ang kalalaki natin, kundi yung makakatulong sa ating ekonomiya. Yung US trip and the PS, di ba? Kahit paano ma-facilitate yung movement na pwede natin pag nagawa. Oh, pero yun din ang kailangan ng civilian pagka kailangan mo ng mabilis na pamamaraan mailipat ang mga produkto sa area. Ngayon yung beach, yung para maidaw mo yung mga bangka o yung mga parko natin pagka masama ang panahon. Last topic, last question and follow with the follow. Yes, ma'am, sir, ma'am. So, sa katapusan, pupunta kayo nung Washington. Sa katapusan, pupunta kayo ng Washington. Kausap niyo si Panetta at si Clinton. Sa ano pong agenda natin? Maraming agenda eh. Pero this is mostly on the yung issues ng relationship natin between the United States and the Philippines. Sinasabi kasi ni Secretary de Rosario, meron na tayong minimum credible defense posture na hinihingi sa US. Ano po ba yung sabihin mo? Well, yung minimum defense posture na hinihingi natin, yung kahit pa paano ay hindi tayo naitutulak ng kung sino man sa area. Ngayon, during these times na hindi pa naibibigay, tayo nag-upgrade tayo ng ating capability. So that kailangan din natin ng tulong ng ating malalaking bansa upang sa ganon ay hindi naman tayo na itutulak nung iba pang nag-isong mampuli sa atin. No? Yung ating capability upgrade ay hindi directed towards any country. Ang ginagawa lang natin dito upang sa ganon ay mabigyan natin ng safeguard yung ating pag-aari. So, may specific equipment ba tayong hihingin? Ang mga kuha natin is for our maritime security. That would involve naval assets and air assets. Tama po yung F-16? Yung F-16, pag-aaralan pa natin yan kasi yung F-16, luma na naman yung F-16 sa inventory. So, pagka binigay sa atin yan, ipapa-upgrade pa natin yan. And after upgrading, titignan pa natin yan kung ilang flying hours pa ang natitira. Baka magkatapos mong ma-upgrade, ang natitira na lang, 1 or 2 years flying hours. Di, lugi ka. Bakit mo pupunin? Di ba? At saka, at the same time, to train a pilot to become a jet pilot will take about 2 years. 2 years minimum. Remember, tumigil tayo ng jet noong 1995.
So between 1995 and now, 2012, wala tayong mga jet pilots. Ang huli natin mga jet pilots, yan, sila General Francia, sila General OPA, o, mga F-5 pilots yan. Wala nang F-5 eh. Nasa F-16 na. So, para makaabot tayo sa F-16, it will take us 2 years. No? So, kailangan natin i-address yung interim. Ano ang gagamitin natin to be able to address yung gap? So, tumitingin tayo sa iba-ibang bansa na makakatulong sa atin yung leading equipment to jet. Sir, last ako. Sir, yung model po ng US na mag-deploy ng surveillance aircraft sa Pilipinas, ano pong status mo? Yung alin? Yung deployment ng Orion sa Pilipinas, ano pong status? Yung kung humihingi sila ng pagkakataong makatulong tayo sa humanitarian assistance and disaster response, no? Kaya kailangan natin yung equipment nila para na sa ganun eh na nakikita natin kung saan nanggagaling yung masamang panahon o kung may kinakailangan nating hanapin sa laot. Kailangan natin yung kanilang equipment. Because sinasabi ka, meron tayong gap eh. Wala tayong gamit as of now. We are still in the process of procuring equipment to upgrade our capability. Hindi pa tayo papuntang, hindi pa modern yung one. Papunta pa lang tayo doon. Yung upgrade pa lang tayo. Sa hindi po ba para tayo domain awareness yung... Akala ko sabi mo. Huling ko din na sir. Hindi po ba pang maritime domain awareness sa South China sa yung Orion? Pwede rin gamitin yun, pero ang main purpose natin sa pag-request ng gamit na yun, yung sa HADR. No? Thank you, sir. Okay, last two, si Ate Jo, Salcedo, tsaka si Jan na lang. Nanginginig na yung camera niya, no? Para matik na natin, nagugutom na. Okay, I'll make it also very brief. Sir, I had an interview with Congressman Tom Biazon last week, and we talked about the issue on the launching of NOCOR of a missile. And then he told me not to discuss it very lengthily in the program. Pilipinas, kung hindi kumama sa atin. Pero... sabi ko ba, yung second stage will fall 190 kilometers north, east of northern Luzon. No? But wala pang record yung Korea na successful ang kanilang launch. Ibig sabihin, it might deviate. It might overshoot the target or undershoot the target. So, pag nag-overshoot yan, tama tayo. Apektado tayo. Kung nag-debate temporary, 1 degree lang, malaki yung pagkamalayo, malaki yung nasasakot niya. So, concerned tayo. Plus, we are part of the region. We have to be concerned about our regional security. Sir, my next question is Rick, which will start off tomorrow, April 4, and on April defense. Para po sa kapakanan ng ating mga veterano na hanggang ngayon, pag di pa nababayaran po yung kanila iba mga benefisyo. Thank you, sir. Television. Veterano na rin ako eh. Una sa lahat, ang sabi ng Pangulo nung siya yung buko, ang utang ay utang. Kailangan bayaran. Di, pinaprioritize lang natin. Pero ito ay hindi binura sa agenda ng Pangulo. Babayaran ito, hahanapan ng pondo upang sa ganun ma-address itong mga obligasyon na ito. So that si Yusek Carolina naman is doing all his doing his best in order to ensure na yung listahan natin ng mga veterano ay malinis na. Kasi nung una, may mga veterano hindi dapat veterano. No? So, nalilinis niya, nagkakaroon siya ng savings at napabayaran. Ngayon, yung proseso niya parang ATM, yung pagkuha ng benepisyo ng isang veterano, pagka hindi gumalaw for 2 or 3 months, ibig sabihin, patay na yung buwan.
ba ang account nila, makukuha mo yung pera. Kesa yung system no na minimail lang natin, wala kang hindi mo malalaman kung patay o buhay pa yung tao. Basta tuloy-tuloy ang bigay mo. This time, meron ng proseso si General Carolina na ayos natin. Nagkaroon na rin tayo ng mga savings at na-divert ito para may bayaran yung mga pagkukulang natin sa ating mga tipirano. Thank you, Ate John. John, last. Hi, sir. Last na, sir. Yung goal natin, sir, to turn Pagasa into a tourist spot, kailan natin balak ma-achieve? Hindi. Don't get me wrong, ha? Hindi tourist spot yung unang kong sinabi. Pag-uusapan muna natin lahat kung saan tayo patungo. Pisaan muna natin yung beaching ramp. Yung para may pasok yung mga construction materials. So, pag sa ganun, maiayos natin lahat. Tsaka natin planuhin. Although, para sa ating ekonomiya yung ating tinitignan doon. Tourist area is one aspect. Maybe fisheries is another aspect. Ganun, titignan lang natin kung ano ang pinakaangko doon sa lugar na yun. Kailan natin na po-foresee ma-achieve? Tuloy-tuloy yung engagement namin with yung mga agencies concerned. No? Obviously, pagkagawa ka ng isang malaking project, you will need a feasibility study. So, kailangan natin ng mga ganoon. Hindi discussin natin kung alin talaga ang pinakaangko. Thank you, everyone. Sir Bing. So, in behalf of the Defense Secretary Voltaire T, we would like to thank Defense Secretary Voltaire T. Na ilo starting at the first weekly forum, sir. Magandang umaga. Maraming salamat, sir. Thank you.